Hello mga ka-wonders, matagal rin tayong hindi nakapag-upload. So ang vlog natin ngayon ay patungkol sa kung paano gumawa ng suka or vinegar na galing sa coconut water or tubig ng nyog kung sa amin pa ay sabawan. So siguro ang lahat naman sa atin ay gumagamit ng nyog. At ang dapat lang natin gawin ay ipunin ang tubig ng nyog or coconut water at ilagay sa malinis na lagyan or buti. At itago ito for 3 months. Ganun. So sana subaybayan nyo itong video na to para makita nyo ang kasunod-sunod kung paano gawin ang suka na galing sa coconut water o tubig ng nyog. So, dyan lang kayo mga ka-wonders. Salamat. At maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa channel natin. So, hindi na natin matukoy kasi yun nga, matagal na rin tayong hindi nakakapag-upload. So, maraming salamat sa patuloy na nanonood at sa mga bagong subscriber natin. Kung bago ka pa lang sa channel namin, please don't forget to like, share, and subscribe Wonders Vlog. Ang subscription nyo ay malaking tulong sa channel natin mga ka-Wonders. So, dyan lang kayo. Sana subaybayan nyo hanggang matapos ang video natin ito para malaman nyo rin kung paano ang kasunod-sunod sa paggawa ng suka na galing sa coconut water or tubig ng nyog. So, ito na mga ka-wonders, ang coconut water. So, kumuha lang tayo ng mga 6 na piraso para gawin natin or maipakita kung paano gawin ang suka na galing sa sabawan or coconut water. So, yun. Kain muna tayo ng buhay. Buhay ang tawag sa amin dito. Aywan ko sa inyo kung anong tawag nito. Pero yun, buhay yan dito sa amin. Salin natin mga colors. At salain. Yan. Pagkatapos iboboil to mga founders. Papakuluan natin to. Isalin natin sa kaldero. At pakukuluan. Pakuluan natin.
So hintayin natin hanggang kumulo mga ka-wonders, at pagkakulo nito papatay natin at palalamigin. So yun yun na yung process. Kumukulo na siya mga ka-wonders, at patayin na natin. Okay. Palamigin lang muna natin ito. Lagyan natin yung iba ng flavor. Lagay natin to. Garlic, lasuna, saka sili. Habang hinihintayin natin na lumamig yung sabawan, tubig ng niyog. Sabawan yung tawag dito sa amin, sa tubig ng niyog. So dito mga ka-wonders, nakakasigurado tayo na walang halong chemical ang suka natin. So yung mga ano kasi naka ano tinda sa mga ano market natin o sa tindahan, may mga halong chemical yon. Kasi paano naman sila makaka-produce ng ganun ka rami kung hindi yun. May mga artificial na ginagamit na pampa-asing. So, itong ginagawa natin ay sure na sure tayo na healthy ito, natural, at walang halong chemical. Ito lang yung kung gusto mong haluan, kaya nito. Pero mga ano naman doon yun, mga nutritious, kasi mga fresh naman yan. So malamig na mga wonders. So isalin natin ito. Salit sa pichel para hindi tayo mahirapan ng lipat sa botelya. First bottle mga ka-wonders. So hanggang dyan lang muna. Pangalo.
So yun, yun naman mga ka-wonders. So ito na, may tatlo tayong nasa bote. So ganyan na. So yung isa ay lalagyan natin ng ribbon. So ito, so ito na mga ka-wonders, na natapos na natin. So naisalin na natin sa butilya. So ang gagawin na lang natin ay i-preserve for 3 months at siguro mas mabuti rin kung paarawan natin, ibilad sa araw. Tama ba yun? Ibilad. Isa so, amin kasi ibulad. Iwan ko sa Tagalog yung i-expose natin sa araw. Kung magawa natin everyday, mas maigi yun kasi siguro mas mapapadali yung pag-asin niya. So yun mga ka-wonders. Sa ngayon mga ka-wonders ay babalutin natin ng tila o tatakpan para hindi mapasok ng anuman na pwede makadumi or makasira sa ating ginagawang suka. At dapat tila rin lang yung ipantakip para makakasingaw siya. Kasi kung yung takip niya mismo yung ating ilalagay, baka kasi sumabog siya. So mas mabuti yung tila kasi sisingaw lang siya. At yun yung gagawin natin. Kagaya nito mga ka-wonders, kikita nyo naman. So gayahin nyo na lang at ibilad natin sa araw. Kung magawa natin everyday, mas mainam yun kasi mas mapapadali yung kanyang pag-asim. So ganun mga ka-wonders. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. God loves you and bye-bye.